sustainable because of the blessing of the wilderness plus yung ang bilis ng mobility sa combat ritual. So, tingin ko rin, napakagandang pick din dito. Sabi mo nga kanina, Gene, yung link is open and they will secure the link at tingin ko mahihirapan dito ang panda. They need to set up the tempo early para mahulit-mahulit nila dito si Link kasi kapag naiwan at hindi na-contest yung jungle area na kuko, isa pa sa mga snowball na... Sa mga snowball heroes. And speaking of jungle area, since na-mention mo na nga rin, TDZ, yung jungle area dito, yung parang magiging main target ni Van na naman. So, kailangan ngayon protection ni Baron, kailangan ngayon protection ni Alucion kasi mukhang ang magiging dilemma ngayon ng Aether main, mataas ang kanilang vision, Link, tsaka meron silang Hilda. But again, the problem here, wala silang stun. So, kailangan ngayon makuha to ng team ng Rich Apex na, wala silang panghuli. So, pag lumapit sila, tayo manghuhuli sa kanila. Meron silang Baksha na may stun. Meron silang Cho na may knock-up. So, ibig sabihin, kaya nila mag-counter go. At saktong-sakto din talaga yung Kagura pick doon, tingin ko. Since dinisable ka agad, wala gaanong panghabol dun sa Farsa. So, ang pwedeng nilang gawin is i-resolve, i-burst rather itong Farsa with the Yin Yang Overturn plus the Rasho Umbrella. So, ano nga tayo? Gene, this is second game of PvE versus Panda for the MPL Season 7 main qualifiers. Tingin Let's natin go. Kung i-force ba ng Panda ang Game 3 or tatapusin na ba ng AE main. Pero din natin dito, laning. Sackboy, Innocent, Yuji, and Choco. Aside naman ng top lane, we have Beerus, Dark Warrior, at bottom lane naman si Sagitlu. Medyo mahirap sagutin yung tanong mo, Tads, kasi nga, actually, yung lineup dito, I think ang side ng Rich Apex is better than their lineup nung early game natin, nung game number 1. Ngayon, what they need to do is this. There you go, punish Van right now. They need to make sure that they can probably kill or get him to low HP whenever he does those invades sa kanyang Hilda. But the problem is, si Innocent One ang napitas. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Si Innocent na naman ang nahuli dito. Again, yung pagka-pushback dito ni Sackboy, nakakuha sila ng isang magandang return kill para kay Beerus. Pero ito na nga, dito sa may orange area, Innocent, zero form, hindi ba rin siya nakakuha dito? At si Van at si Yuji, talagang dino-double team. Double team ang labanan dito, tol. Dino-double time, dino-dos for dos, kaibigang TDZ. And yeah, man, agree ako sa iyo dahil itong si Innocent One, talagang wala na, na-delay na 10 segundo dito sa ML. Mahaba yun eh. Ang laking bagay talaga nun, especially for this retribution type, hindi niya afford na pumunta sa lane because of the reduction of HP and the gold when it comes to that. Pero kung dito si Tigasin, hinabol ng hinabol, wala siyang mana, but still enough for at least one or two Frost Moon Shield. And look at this. Look at Van right now delaying Innocent One doon sa top lane, and Innocent One still at level 2 against a level 4 Ling. Tads, nako, Jim, nako, bakit na naman talaga? Na still pa yung purple buff dito ng Panda. Oh my god, hirapan talaga dito mamaya. Mukhang eto na magiging storya, TDZ, na banggit natin kanina na kailangan nila lumaban fire with fire. Pero paano kalalaban fire with fire kung yung ultimate gunman mo ay walang bala? Oy. Kumbaga nakulangan sa oil, kumbaga hindi na lumalagap lag ang current si Claude currently. Pero Innocent, maaga pa naman. Sabi dito ng Panda, bigyan mo muna ng unting gwelo dito. Pero pag gwelo pinag-uusapan, PvE, nakakahabol naman, able to take down Innocent, pangatlong kill niya dito within 3 minutes. Nakojin, anong kailangan gamin dito ng Claude? Tingin ko, Ang hirap sagutin, TDZ, kasi kung ako yung naglalaro din dito sa side ni Innocent One, probably may part na ang lungkot ko na ng sobre. Kasi 3 minutes in, may first turtle na, wala ka pa, hindi ka na nabigyan ng purple dito. Binuhos na lahat ng Team Aether main yung kanilang energy to get Innocent One. Siguro, just to answer your question, TDZ, kailangan ni Innocent One na dito sumama sa either dalawa or isa sa mga teammates niya para lang maibawi dito yung delay na ginawa sa kanya ng Aether main. Sama siya sa team fight and hope for the best na kahit papaano makakuha ng kill dito ang side ng Team Panda.
Tingin ko sobrang effective din nun. At dahil dun sa pag-stick ng Claude dun sa may ball, sa may turtle area, siya rin nakakuha ng turtle bob. So, tama ka. Yun talaga pinaka the best way for them to catch up. Pinamukan dito si Van. Hinahabol si Alusyon. Si Attention. But with the shield, Unity able to escape easily. At nabibigyan ng space dito si Innocent 04 para sa purple buff. Oo. Ito na naman ha. Innocent 04. Naku, si Van makakapatay pa ata. TDZ. Look at this. Uy. Napakakunat naman kasi talaga nung ano. Oy! Surprise! Surprise! Sabi dito ni Virus, hindi ka makakatakas. Attention! Pero mga si Virus, mukhang tinataga dito ni Dark Warrior. Slowly, makakatakas pa rin yan because of his mobility. TDZ, naiintindihan ko yung reaction mo dun kanina talaga na mapapauwi ka talaga. Bakit? Kasi ang punat ni Van eh. Siya lang mag-isa doon sa purple pit na yon. And hindi siya nakukuha dito ng Team Panda to the point na apat na yung stacks ni Van at si Innocent 04, Innocent 01 ay talagang gutom na gutom ngayon sa farm, Kuya TDZ. At gutom na nga talaga siya at mukhang kailangan niya ng kumain. Virus dito mukhang nahahuli, nakataka siya. But also Sackboy, using the Ginyang Gathering, nakakuha siya ng additional skill. But with the Tempest of Blades, able to get that successful escape para sa PvE. Pero tol, damage has been done si Van. Oo. Nakita natin kanina, apat o limang stacks na yata nakuha niya. Pero enough pa rin yung para ma-set up or para mapigilan ang rotation dito ng Panda. At nahirap ngayon ang Panda, ladies and gentlemen. Even though 1k lang ang kalamangan dito ng team Aethermain dito, the main plan is to starve Innocent 1 para kapag nagkaroon ng 5-on-5 team fight, bitin yung damage output ng Panda. Yes, masakit yung Kagura, masakit yung back siya dito, hindi nila mapatay. So ngayon, ito yung main assignment ni Sackboy at saka ni Alusyon. Kung alam nilang hindi sila mapatay, kailangan nila sumugod ng sumugod para sa kaibigan nilang si Innocent One. Sila yung parang bibili ng oras para dito kay Innocent One. At si Innocent One man talaga naghahanap pa rin ng spasyo at ina-assist siya dito ni Baron 333 para sa may bottom lane. Kaso PvE naman, mukhang tinitakedown nila yung turtle at unti na lang din ang kanyang HP, almost 1k, makukuha to ni Choco. Wow. Slowly but surely, TDZ, na ibabalik ni Innocent One yung deficit na nawala sa kanya kanina. But still, I can therefore say that it's Patrick Biray Esports controlling every team fight of this game. Look at this, even Van. Nakabang siya lagi dito sa timer ng purple, pare. Oo, talagang bilang na bilang niya agad yung pag-respond dito at mukhang may dire-diretso pa. Pwede yung extract. Sackboy again with a rush umbrella flea. Makakataka siya doon within the area pero PvE. Dire-diretso pa rin pagsugod dito sa loob ng tier 2 turret sa Sackboy trying to get the ground but that is enough for PvE to secure one turret. Pero mamamatay si Tigasin dito but again, TDZ, kung tayo'y gagawa ng libro, title ng libro na to, paano mo wag bigyan ng purple si Innocent. Nako. Yun yung titulo ng libro, pare. Yung titulo, tol. At yung mukhang dire-diretso pa, sinusulat pa ng PvE ang unang pahina papunta sa pinakahuli hanggang ang Panda naman at nahihirapan pa rin, naghahanap din ng magandang bookmark para mahinto ang pagsulat dito ng PvE. Napakahirap ng buhay ngayon ng Team Panda. Yes, ang sakit na nagagawa ni Sackboy dito, wala siyang death. But the Kagura can just only do so much. Kailangan pa nila ng extra damage dito. TDZ, ang dami ng damage output for the side of PBE. You have a level 9 Ling. You have 4 stacks na meron si Van. Meron ka pang Esmeralda and Farsa for the damage. Ito ang kailangan ng Panda. Kailangan nila mapatay ito. Pero buhay! Buhay pa rin talaga with the mobility. Pero si Van hindi pa rin tapos. Ito na nga, si Yuji. Satong-sato, Feather Airstrike. Flicker out para kay Attention. At mukhang yun ang magiging diversion nila para mabigyan ng unti pang space papunta sa middle lane si Innocent One. Oh my, Innocent One. Buti na lang kamo na buhay siya doon, no? Kasi kung mahirap doon, kapag nahuli na naman siya, lalong tatagal at tatagal, mahihila na mahihila ang oras dito para sa side ng PvE. Pero ang network tol, unti-unti rin humahabol ang Panda. Unti-unting humahabol ang Panda dito, men. Pero I think mamaya pa natin mararamdaman. Kumbaga, kapit lang muna talaga itong Team Panda dito sa kanilang defensive stance. As we're looking at the items right now, look at this. 3-9 ang pera dito ng Farsa. 3-5 lang ang pera ni Innocent. Nako.
at lumalamang, at tingin ko may habol dito yan, kapag nakuha niya yung Demon Hunter Sword. Sa wakas. At, pero ang naging action dito ngayon sa My Turtle Area, si Van, mukhang ina-isolate siya dito ni Baron. Baron, naghahunt ng isan, mukhang naibit sa tatlo, tinamaan ng Falling Star Moon. But with the Way of the Dragon again, sabi nga natin kanina, pang pitig lang palabas, pero yung Turtle, almost quarter HP, mukhang makukuha pa dito ni Ling. Choco, we secured that one out. We also with the jumping strike, with attention, trying to run away. Pero na-isolate dito ni Tigasin. Hiwa-hiwalay muna kayo habang kami sumusugod, iniisa-isa at dalawa ang nahuli dito sa side ng Panda. At mukhang tatapusin nga ito ng side ng PBE, pare. Dalawa na huli pero mukhang gusto pang tumatlo. Kaibigan TDZ, ako. The story again, ulit-ulitin natin TDZ, bitin yung damage output ng Panda dahil sa delay na pinaggagawa ng Aether main. 25,000 to 22,000, hindi ganun kalaki, 3K lang. Pero, paano ka nga naman makakalaban kung wala kayong items? And again, wala kayong pan-damage pa. Pan-damage pa, ito na nga. Sibukang ginit kundo pa. Pabunta sa Way of the Dragon. Saktong-sakto, balong 3-3-3. Ito na hinihintay natin damage para sa Panda. Pero Tigasin, mukhang nag-aabang, nahuli pa niya. Si Innocent One, ito na yata ang hinihintay na pagkakataon. Sackboy, nasa likod, hinablat si Virus with a shield unity. Saling trying to hold his ground. Pero mukhang makaka-damage pa, makakatakas pa dito si Virus. At iniisa-isa lang objective. Hulihin lang nila si Innocent One. Isa-isa lang. At ang nag-iisang yon ay si kaibigang Innocent. This Claude, ladies and gentlemen, talagang... Man... Speechless tayo kasi ang hirap ng buhay niya eh. Hindi mo siya masisisi kasi... Ang lahat ng gumawa nito para pahirapan siya ay walang iba kundi si Van. Tama kita, Tol. This Hilda, and I think the adjustment right now for Team Panda is they should have really attacked the Hilda dito. Hindi na nagiging successful ang Hilda ngayon sa mga pros, pero Van is proving us wrong, Kuya DDZ. Na hindi pa rin tapos, sagang effective pa rin. Bibigyan natin ng isa pang comeback andito ang Hilda para kay Innocent One na may hawak ng Claude, pero mukhang nagtatago dito ang Panda at naghaharap ng attention dito and also information si attention at mukhang makahuli niya si Virus, mukhang hindi natatama, but Virus, kailangan niya mag-ingat dito. Attention, one feathered edge tag, mintes ang huli, ang pangalawang feathered edge tag, saktong-sakto na with the movement speed from attention, pero sabi din ng PBE, okay, kalma lang, Lord muna tayo. I guess, DDC, ang masasabi ko lang dito is that for Team Panda, kapag if ever magka-item na at umabot tayo siguro ng 30 minutes, hindi na magmamatter yung pagka-fed dito ni Innocent. At least magkaka-item siya. Kasi kung iisipin mo, yung 5-on-5 team fight, napakasakit ng lineup dito ng Team Panda. Ang kailangan lang nila iwasan dito, mapitasan na sila ng isa. Kasi yun yung nagiging plan ngayon ng Aether main. Kapag may nakita silang wala sa mapa, then susugod sila as 5 against 4 or probably against 3. Kasi I do believe that for Team Panda to win this, kailangan nila ng team fight na laban, eliminate the Parsa, kasi can therefore say they have all the damage in the world with the Claude and with the Kagura setup. Good setup can probably give them this game. Tama. At kailangan agad nila makahanap ng isa pang magandang opening for them to successfully start that team fight at mahuli nila sa Parsa. Pero tingin ko sa Sackboy, enough na rin yung items niya, kaka-purchase nila din ng Necklace of Durance. Pero si Yuji, kaka-purchase nila din ng kanyang Holy Crystal. So mas masakit agad damage nito. But look at that. Holy Star Moon, Nash Umbrella Flea. Pero tinuso pa rin siya sa likod ni Choco at ni Gassin. Trying to ask attention, trying to run away. But with the Tortoise Poussins, sobrang kunat niya dito with the Lord already pushing into the bottom lane. Dark Warrior, sinusubukan niya tumakbo. Back ban, still moving forward. And also si Virus, mukhang nakahuli pa ng isa. At yung tier 3 turret, mawawala na. Magta-transition into the middle lane. Ubus agad ng dalawa. And the main inhibitor na dinatake ng PBE. Attention, trying to gather all of their attention. Pero PBE pa rin, hindi hihinto. Mapakang dire-diretso na to. Napunta sa 2-0. Pero wait lang, sandali lang. Wala gaano minyo nauubos. At hinihintay na lang ng PBE na maubos unti-unti ang main inhibitor at PBE ang makakuha at mananalo